Sinabi nga ito ni Malik Beasley, mga idol, matapos nga siyang maalis ni Coach Darvy Nam sa rotation ng Lakers sa playoffs. Pero bago yan ay eto muna nga si Jamal Murray at ang kanyang historic run sa Western Conference Finals. Dahil itong si Jamal Murray, mga idol, ang first NBA player in NBA history na mag-average nga ng 30 points while shooting 50% sa field, 40% sa threes, and 90% sa mga free throws in a conference finals series. Sa buong 70 plus years nga na nag-e-exist ang NBA, mga idol, si Jamal Murray pa lamang ang nakakagawa ng grabe ngang performance na ito. At ang kanyang exact numbers, mga idol, laban sa Lakers ay 32.5 points per game, 6.3 rebounds, and 5.3 assists. Grabe, mga idol, kaya naman no chance talaga ang team ng Lakers na umadvance dito nga sa NBA Finals nang dahil hindi lamang si Nikola Jokic ang talaga namang naghalimaw sa 4-game series nga na yon. Pati na rin ang kanyang partner na si Jamal Murray. Pero anyways nga, mga idol, ngayon ay pag-usapan na nga natin itong si Malik Beasley at ang kanyang mga nasabi matapos nga na hindi na siya masyado makalaro sa NBA playoffs na team ng Lakers. Well, sa exit interview ni Beasley, mga idol, after nga ng season ng Lakers ay natanong siya about sa kanyang experience sa pagiging isang Lakers player daw at ano daw ang kanyang inaasahan sa parating na free agency na ngayon ay may tip option ang team ng Los Angeles Lakers sa kanya. Ang naging sagot ni Beasley dyan ay ayaw niya nga daw problemahin ang mga bagay na hindi niya naman kontrolado. Ang gagawin niya nga lang daw this summer, ngayong off-season, ay continue to work on his game at i-improve daw ang kanyang mga dapat na i-improve. Pero sa tingin niya nga rin daw na nagkaroon siya ng magandang chance dito sa Lakers team na maglaro at baka contribute daw sa pag-turnaround ng kanilang season nang dumating sila dito via trade at nagkaroon daw sila ng 18-8 record matapos ng All-Star break. And talaga naman daw na thankful siya to have the opportunity to play sa team ng LA kahit nga daw may ups and downs siyang naranasan. Pero at the end of the day daw ay nagustuhan niya ang naging impact nila neto ni D'Lo at Vando sa Lakers team pagdating nilang tatlo. Natanong din siya, mga idol, kung sa tingin niya ba nga daw ay maglalaro pa rin siya sa team ng Los Angeles Lakers next season. At ang naging sagot nga ni Beasley dyan, mga idol, ay base nga daw sa sinabi ng kanilang GM ay gusto niya nga daw ang nadala nilang tatlo sa Lakers team. Pagpapatungkol ni Beasley sa kanyang sarili, kay D'Lo at pati na rin kay Vando, ang maganda nga daw na nadala nila na culture sa team ng LA. At gusto nga daw itong ipagpatuloy ng team ng LA Lakers. Pero hindi pa rin naman daw sigurado nang dahil hindi naman daw natin alam ano ang mangyayari sa inarap. So parang ang sa payag ni Malik Beasley ito, mga idol, ay parang gusto niyang bumalik sa team ng Los Angeles Lakers at maglaro pa. Matapos ka, mga idol, nang masasabi nating hindi ganon kagandahan na run niya dito sa team ng Los Angeles Lakers. Alam naman natin na talagang pinoblema neto ni Malik Beasley ang kanyang shooting, mga idol. At talaga namang hindi siya katulad dong dati sa nakaraang team niya na talaga namang 3-point threat siya. At hanggang sa nawala na nga siya sa rotation, mga idol, sa playoffs lang dahil hindi nga siya makashoot ng kanyang mga 3-pointers and then liability pa siya sa depensa. So let's see, mga idol, kung ito bang si Rob Pelinka at ng team ng Lakers ay ibibring back, ibabalik itong si Malik Beasley na may 1 year left pa nga sa kanyang kontrata na team option.